Hi guys, it's me, Sir Dan Apostol. So in this video, we are going to discuss on how to divide decimals. So para hindi tayo mahirapan, sundan lang natin itong mga steps na to. Number 1, check if the divisor is whole number. So pag whole number na yung divisor natin, just proceed to the division. Pero kung hindi pa, move the decimal place to the right to make it whole number. So, i-move lang natin yung decimal place ng ating divisor to the right para maging whole number siya. Then, pag nag-move tayo ng decimal place sa ating divisor, kailangan rin natin mag-move ng decimal place sa ating dividend with the same number of places to the right. Kung ilan yung minove natin sa ating divisor, ganun rin ang i-move natin sa ating dividend. Na kung kailangan pang mag-add ng zero sa ating dividend, add natin para makuha natin yung same number of places. Number 2, divide as usual. So if the divisor doesn't go in evenly or hindi meron pang natitirang remainder, mag-add lang tayo ng zeros until makuha natin yung remainder na zero or pagpaulit-ulit na yung ating ginagawang process. Number 3, put the decimal point in the quotient directly above where the decimal point now is in the dividend. So, ilalagay lang natin yung decimal point sa ating sagot kung saan na yung decimal point sa ating dividend. So, let's have these following examples. So, number 1, 8.5 divided by 3.5 or 8 5/10 divided by 3 4/10. So, ang gawin lang natin is to rewrite is it as this. So, i-rewrite lang natin ng ganito. Ito yung ating, ito ay dividend. Ito naman yung divisor. So, i-rewrite lang natin siya as this one. So, nasa loob yung dividend. So, 8.5. And nasa labas naman yung divisor, we have 3.5. So, as we observe, makikita natin na yung divisor natin ay hindi pa whole number. So, mag-move lang tayo ng decimal places sa right para maging whole number siya. So, isa lang para maging whole number. Then, nag-move tayo sa ating divisor, mag-move rin tayo sa ating dividend. So, i-rewrite natin dito para mas maayos. So, magiging 34 divided by 85. Ang decimal place na natin ngayon ay nandito sa dulo. Then, divide. So, 85 divided by 34. So, meron tayong dalawang 34 sa 85. So, lagay natin dito. So, 2 times 34, we have 8. And, 2 times 4, that is 8. Then, 2 times 3, that is 6. Then, subtract natin. So, 5 minus 8 cannot be, kaya baro dito. So, magiging 7 to. Magiging 15. 15 minus 8, that is 7. 7 minus 6, that is 1. So, meron pa tayong remainder. Sabi nga doon sa step, pag may remainder pa, mag-add lang tayo ng 0. Now, yung ating decimal point dito na kasi dapat katapat yan ng ating decimal point ng dividend. So, add 0, then bring down 0. So, 170 divided by 34. So, merong 5. So, merong 5 na 34 sa ating 170. So, multiply 5 times 34, that is 170. So, 170 minus 170, that is 0. So, doon na tayo mag-i-stop na mag-add ng 0 since ang remainder natin ay 0. Therefore, the quotient of 8.5 divided by 3.4 is 2.5. Next example, number 2. 5.76 divided by 0.3. So, again, i-rewrite lang natin siya as this one. So, ang dividend natin nasa loob, 5.76, and yung divisor nasa labas.
So again, hindi pa siya whole number. So gawin natin siyang whole number. Move tayo ng one place. So mag-move rin tayo sa ating dividend. So i-rewrite natin dito, magiging 3 divided by 57.6. So divide natin to 5 divided by 3, that is 1. So mayroong 1 na 3. So 5, then 1 times 3, that is 3. Then subtract 5 minus 3, 2. Bring down 7, then 27 divided by 3. So mayroong 9 na 3 sa 27. 9 times 3, that is 27. Subtract, that is 0. Then bring down 6. Now, yung decimal point natin, katapat na dito. So, dito na yan. So, 6 divided by 3, 2. Then, 2 times 3, 6. 6 minus 6, 0. So, ang remainder na natin ay 0. So, no need to add 0. Therefore, ang quotient natin ay 19.2. And number 3, 0.45 divided by 3.6. So, the same. I-rewrite natin as this one. So, ang dividend natin ay 0.45. Then, ang divisor ay 3.6. So, gawin natin whole number. So, mag-move tayo ng one decimal place. Dito rin. So, i-rewrite natin. Magiging 36 divided by 4.5. Okay? So, divide natin, proceed sa division. So, ang mangyayari niyan, since kasama na itong ating 5 dito, ito yung ating decimal point, so ilalagay natin siya dito. So, 45 divided by 36. So, meron tayong 1 na 36 sa 45. So, yung 1 natin, hindi na natin ilalagay dito. Kasi, kasama yung ating decimal sa ating pinag-divide. Therefore, dito na ilalagay yung 1. So, 1 times 36, that is 36. Then, subtract. 45 minus 36, that is 9. So, meron pa tayong remainder, mag-add lang tayo ng 0. So, bring down 0. So, merong dalawang 36 sa 90. So, 90 divided by 36, that is 2. 2 times 36, that is 70. 2. Then, subtract. So, borrow dito, magiging 10. 10 minus 2, 8. And 8 minus 7, 1. Then, again, meron pa remainder. Mag-add tayo ng 0. So, bring down 0. 180 divided by 36. So, meron tayong 5 na 36 sa 180. Then, 5 times 36, that is 180. Then subtract, so 0. So ang remainder natin ay 0. Therefore, ang ating quotient ay, maglagay lang tayo ng 0 dito, 0.125 or 0 and or 125 thousandths. I hope nakatulong tong video natin for you to understand on how to divide decimals. Thank you for watching and see you on our next upload. God bless everyone.